Apo, si Lola Yogibar ulito. Kasi may nag-send ng message sa akin. Ang sabi niya, mag-demo daw ako para sa leeg at sa buong mukha. Isahan na. Ngayon, ang sabi ko naman, sige, pagkatapos kong mag-upload ng aking exercise. So, makikita niyo po ako ngayon. Kaya, subaybayan niyo si Lola, ha? Ano po, kumpletong massage to magmula sa leeg, dito sa jaw, sa mukha, sa mata, at dito sa noo. Sa noo, para malilesin yung ating mga unwanted wrinkles sa mga bata. Pero kayong mga apo ko, mga bata pa kayo, tignan nyo lang, i-share nyo na lang sa mga lolo't lola ninyo, ha? Sa mga ate, tita. Dito, mahilig ako sa ha, kasi ano ko yun eh. Manirisim na. Pasensya po. Okay. Mag-uumpisa po ako sa mga tawag niya na may ginagamit akong hindi branded. May ginagamit din ako mga branded. Ang ginagamit ko sa leeg, hindi siya branded kasi, pero effective siya kasi yan ang ginagamit ko ngayon. Ganyan. Lilinisan ko muna. Pero una, linisin niyo yung kamay ninyo. Mag-alcohol kayo para malinis. Tapos, baliktarin natin to kasi syempre, alam niyo na, nagtitipid tayo. Ayan, ganyan yan. At saka sa batok. Okay, tapos na. O, tapos na yan. Ilagay na natin sa isang lalagyan dito sa tray. Kuha naman tayo sa face. Gumagamit ako sa face ng cleansing pero branded siya. Galing pa to sa Qatar. Halos mauubos na rin. Circular position po. Tapos dito, around your baba, sa babaw ng baba. Palit naman ng tanyan. Circular motion po, pataas. Si madali. Tapos dito po sa ilong. Palibot ng mata. So, marami dumi, no? Dito naman sa noo. Pababa sa sentido. Oh, madumi, ano? Ngayon, sa mata meron din ako. Branded din siya. Isa siyang branded. Bawasan natin, ha? On. Sarado niyo po yung mga mata ninyo para hindi ho maaluhan ng bulak at saka yung residue ng eye cleansing, eye cleanser. Ganyan. Ulitin ulit. Ayan. Kasi marami no, kasi naglagay ako kanina ng makeup. Tayo ng malalim para meron tayong enerhiya. Ngayon, ang gagamitin ko, ito po. Mga unbranded po yan. Yan, mga ginagamit ko. Yung isa, branded. Okay. Ito, unbranded to. Itong gagamitin ko sa leeg. Kasi ito pong ginagamit ko ngayon. At effective naman po. Nakita niyo po, tatlo po yan. Imamassage ko lang po dito yung pataas. Tsaka bato. Dito po yan sa mga bato.
Tapos po, ang gagamitin ko pong straw is knuckle. Bakit knuckle? Kasi po may pressure po ang knuckle. Dito po wala pong masyado. Pag nag-knuckle po tayo, meron tayong tinatawag na pressure. At ito pong ginagamit ko for many years. Kaya po nakikita niyo yung leeg ko dito, tighten po yung kanyang skin. Okay? Ganyan po. Sa una, ito lang po muna. Hugasan at linisin ninyo mga kamay ninyo kasi po pagka medyo madumi, nagkakaroon po ng irritation pagka matagal na yung massage ninyo. Mag-alcohol din po kayo and then pat dry. Ganyan po. Paulit-ulit lang yun po. Bilangin nyo hanggang 20 times. And pagpalagay natin 10 na. So 10 uli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, at 1. Ayan. Tapos, iikot tayo dito sa gilid. Ingatan nyo rin po itong carotid vein na hanggat maaari, huwag yung bibigyan ng pressure. Dito lang po tayo, paganyan. Paganyan po. Pataas lang po ganyan. Siguro mga 20 rin po na stroke. Hingat po ng malalim. Pagpalagay na natin, nasa 10 na. O, sige, 10 uli. Okay. Okay, 6, 4 pa, 3, 2, 1. I-press po yan dito. Dito po. Nakita nyo ha? O, tapos, dito naman po tayo. Sa batok. Ganyan po. Ito pong ginagamit. Ito. Paganyan. May pressure din ng konti, pero dun sa ilalim. Okay, pagpalagay na, nasa, ano na, 7 na. O, ayan. O, 10. 10 pa. Pagpalagay na natin, nasa 6 na, 4 pa. O, ayan. Press po dito yan. Tapos dito naman po sa gitna, eto na po, gagamitin nyo. Circle na po yan. Paganyan na po. Mild lang po ang pressure niya. Mild lang po. 20 rin po na ano, stroke. Tapos ipipress niyo po yan dito. Dito sa ilalim. Press lang po yung kaya nyo i-sustain. Pagpalagay na, 20 na. O, balik po ako dito. Gagawin ko rin po yung ginawa ko dun sa kabila. Dito uli. Kagaya po na sinabi ko, huwag hahawakan o bibigyan ng pressure ang carotid veins. Pagpalagay na, 20 na. Dito naman tayo sa gilid. Tapos, ganun din ang gagawin mo dun sa kabila. Ganun din po. Pagkatapos, kamay na. Ayan, dalawa na to. Masahiin na natin. Inhale and exhale muna. Tapos dito, paganyan. Kung may mga branded po kayo, gamitin po ninyo. Effective po yun. Itong ginagawa ko po, ito, doon po yan sa kahit po hindi branded yung mga ginagamit nyo, effective din po yan dahil po, yan po yung tinatawag natin, alternatibo. Pero kung meron po kayong mga branded, di gamitin po ninyo. Okay. Massage naman dito sa Joe, kailangan may pressure siya kasi buto na po yan. May mga maliliit tayong tinatawag yun na nerve na minsan sa tagal na ng panahon na stagnant, hindi makaraan minsan yung mga dugo. Minsan nasusupplyan ng mga press na dugo. Kaya po kailangan meron tayong tinatawag na pressure dyan sa jaw.
dito naman, pag ginawa ka nyo, minsan meron din natawag na limb node. Minsan may nakakapatin ako limb node. Masarihin nyo lang po siya ng mild. Mawawala din po yun. Pagka meron kayo na, kasi yun po yung pang sa akin ha, sa aking pag-observe sa sarili ko. Yung mga limb nodes na yun, yun yung nagsisimula na kung ano meron kang, baka meron kang ibang infection, whatever. Doon po. Pero kung maaagapan mo yun, doon lang. Kumbaga, may mga benepisyong mangyayari. Ganyan. Ginagawa ko po ito every other day. Magpahanggang ngayon, nag-reach ako sa ganitong edad. Ayan po. Ganyan. Ganyan po. Tapos, may circling din po yan. Circular motion. Tapos, pag ganit, dito naman po ang press niya dito. Sa umpisa, pag may problema ng konti, masakit po yan. Pero sa akin po, dati sumasakit siya, ngayon wala na siyang sakit. Ayun. Kumbaga siguro na nare-reduce yung tension doon sa mga stress things na nangyayari sa kapaligiran. Ganyan. Tapos, gagamitan ko na po siya ng knuckle. Kasi may presyo na po tayo dito sa baba. Ganyan po. Knuckle po yan. Circling position. Dito po tayo sa jaw. Ipipress po yung jaw. Di ba may time, minsan naglalak yung jaw. Magtatawa ka, naglalak. Kasi po, mga pressure po yun. Hindi po yun na mamanage na mag-massage. Kaya yun, naglalak. Naglalak yung jaw, nagtatawag nila. Kasi hindi po nadadaluyan ng sariwang dugo. Yung mga nerves natin doon, natutulog. Na-stagnant. Dahil sa dami ng mga problema siguro, mga bad elements sa paligid, mga contributing factors, katulad ng paninigarilyo, nakakaamoy ka ng hindi maayos, mga ganun po ba? Ganun. Plus yung kinakain pa natin, namamantika, ganun po. Ito exercise din po to sa tenga. Hindi itong ginagawa ako. Lalo na kung meron kayong problema sa tenga, minamasahe din po yan. Ito po pagmasahe yan. Ganyan po. Dito lang din po yun sa buto. Ayan. Kasi may mga nerve po tayo dyan, yung maliliit na mga ugat. Hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung ano dahil hindi ko na rin po masyadong matandaan. Ayan. Pero nakakatulong po yan para sa pagpaliwanag ng ating mga tenga. Ayan. Kung sakaling may problema sa pandinig, nakakabuhay po yan ng mga dugo para madaanan ng mga dugo. Kasi sa dami nga naman ng mga pressure dito sa atin, mga contributing factors na hindi maganda, kaya po nagkakaganyan. Ayan. Ayan. Tapos, eto na, sa mukha na tayo. Natapos na yun, ano? Ngayon, eto naman tayo sa mukha. May pagka-branded din ito, although medyo cheaper. Cheaper, pero branded naman siya. Kilala naman to sa buong mundo. Okay? Okay. Sa mukha naman tayo. Rounded position din to, circular motion. One. Unahin ko dito mismo. Ayan, dyan. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And hold. Press po doon sa temple. Temple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Dito naman po sa may bibig, circular motion din. Circular motion. Tapos, higitin nyo to sa baba. Pressure po yan sa ilalim ng jaw. Tapos, press po dito sa may tenga. Yan. Gagamitin ko na rin po ang aking this one. Cream dito sa mata ko. Yan. Massage lang po yun. Close your eyes para hindi po malagyan ng cream. Kailangan po, pag namamasahe kayo, wala kayong kukuho para hindi makasugat ng mukha ninyo o mukha ng iba. Ito po, gagamitin ko na po siya ng tinatawag natin ng untapping. Tapos, yoga massage. Yan. Diba, nakaka-refresh? Pagkatapos ng heavy, eto naman po. Tapos, eto naman, tingnan nyo. Ganoon. Sandig. Hinga din ang malalim. Ganyan lang po ang haplos. Tapos dito. Ano ba yun? Ayan po. Hindi po ba? Ganito po yan. Pag natapos na, ipapadry nyo na po siya. Open up. Ganun po. Tapos, yung likod.
Siyempre, pagka may customer kayo, hindi po ganyan ang, ano, ang pagpunas. Step by step po yan. Pag halimbawa, may customer kayo, kailangan, meron kayong malamig na tubig sa face towel, at ganyan po ang pag-ano niyan. Face towel pong ginagamit, huwag po ito. Ginawa ko lang po yan, para po yan sa atin lang. Pero kung gagamitin nyo yan sa hanap buhay, ganyan po, pat dry. Tapos balik ta rin nyo po yan. Ganyan naman po. Ganyan. Kailangan po nakaano yan. Ganyan. Style. Tapos ito po, sa ilong po muna, ganyan. Sa baba. Tapos, kabila. Ganyan naman po. Ito gilid. Sa kabila. Ganyan naman po. Sa gilid. Pagkatapos po, ang noo is tissue. Tissue na lang yung noo. Ganyan naman po ang noo. Ganyan. Ganyan. Tapos kung may tonic kayo para sa mukha, gamitin nyo ng tonic sa mukha. Para ma-refresh siya, ma-refresh. Ganyan po. Sana po nabigyan ko kayo ng magandang idea o paano kayo magmamasal sa sarili ninyo. At pwede din po nyo pakinabangan sa iba. O mga apo, i-share ninyo itong natutunan ninyo kay Lola Yogi Bear, ha? O mga kachokran, sa yoga, sana nabigyan kita ng magandang idea. Magkapag-umpisa ka. Kahit yan lang sa bahay, okay na yan. O paano magkita tayo muli, ha? Sa susunod kong video. Huwag niyong kalilimutan, Lola Yogi Bear. Babu!